papatuloy ng aming kalatagan Batangas Adventure. I'm still with my friend Nomad Rider PH. Samahan nyo kami, ako si Scooby. Subukan natin i-enjoy ang isang beach sa kalatagan Batangas. Tara, motocamp na! Morning, inay dito. Now that you got me started, I just can't stop. No, no. Cause I love you, baby. I can't let you go, baby. I gotta tell you that. I've been looking for love so true. When I was down and out, along came you. Though you might be alive. Can't quit you now, cause I love you. Yes, I do. I can't let you go, baby. I can't let you go. Darating lang namin dito sa Kalatagan. Pahinga lang muna. Kumuha kaming cottage. Kasi mas masarap eh yung cottage para presko. Mamaya na kami magsiset up ng tent para tulugan. Init. Pero presko naman dito mahangin. Ayan, gumagalo-galo ko yung buhok ko. Tingnan niyo yung view. Ganda ng dagat dito. Cooking ng late lunch. Siyempre, farm beef. Okay na yan, basic lang naman yan. Kamaya na lang. Medyo bumaba yung tubig eh, nag-low tide. Pero okay lang yan. Babalik daw ng alas 5. May pinuntahan lang daw yung tubig. Babalik daw ng alas 5. Umurong lang. Kaibigan! My scars, bruises and broken.
pieces and broken heart. Numbed all the pain. Show me how to heal. And now I don't feel broken anymore. Ito muna tayo ng tent. Kahit inaantok na ako. Tanyan natin. Let's go! Understood a word they said. Kept running in the woods alone instead. Somewhere, somehow, I guess I lost it all. Try to keep it up and standing tall. Why don't you stay? Stay, 'cause I could really use a friend. Stay, please stay, 'cause my heart really needs a man. That's it, guys. That's how to build your tent. Incorrectly. Incorrectly. Isang lalaki, lumaliw. Dahil sa maling paggawa ng tent. Eh, mamaya naman. Okay, so na-set up na natin ang tent. Ang tent ko ay yung orange. Ang tent ni Celo ay yung green. Ayan. Ganyan. Labi yung tent namin. Kasi hindi siya masaya sa tent ko eh. Dinaya ako kasi yung pagkabit. Ayan o. Yung dito, hindi ko pinasok doon sa ano, sa bar. Kaya parang bothered siya. Anyways, nabomba na tayo ng airbed para malambot yung higaan natin. Tumahimik rin, natapos rin yung mga nagbibideo ako dito. Sa mga gusto pumunta ng campsite and you're looking for peace, tranquility, tsaka calmness, kapayapaan, or payapang lugar, I think this is not the place for you until 10 p.m. kasi they do offer bidyoke rentals here. So, simula ng umaga dumating kami dito hanggang ngayon lang, katatapos lang, 10 p.m. siguro. Ngayon lang tumigil yung mga bidyoke, pero as you can hear, may mga nagpapatugtog pa rin. Ang ganda sana ng lugar. Ang ganda ng dagat, ang ganda lahat, ang ganda ng sunset, ang ganda ng buwan ngayon, no? Sayang, sayang talaga. Pero okay lang, choice nila yun eh, di ba? It's up to them. Pero para sa ating mga naghahanap ng tahimik na lugar, malayo sa ingay ng mga naririnig natin sa syudad, I think hindi dito, walang rules dito na ganun eh. I was expecting nga na parang patatahimikin na lang. Ngayon lang siguro napagod na siguro, naubos na siguro nila yung song sa songbook kaya gano'n. Pero hindi siya yung ano, hindi siya para sa mga campers na naghahanap talaga ng katahimikan. Siguro pang-outing talaga to, pang-outing talaga siya ng pamilya. Maganda yung beach, maganda yung weather, maganda yung blue skies. Okay naman yung sun, okay naman. Nag-low tide, high tide kanina dumating kami, nag-low tide ng bandang pahapon na. Pero okay lang, lalo rin gumanda. Pasirabangan ko yung sunset. Malamig yung hangin, malakas yung hangin. Ganda siya eh.
ano lang, kulang lang sa rules. By the way, nandito kami sa this resort is called Eagle Beach Resort. Hindi beach, beach resort. Ayan. Hindi na lang namin na dumiretso na dito, magpahinga, mag-relax dito. Kaya naman, masaya naman kami ni, ano, ni Celo ng tropa ko. Eagle Beach Resort. They offer 10 teaching. Lalagay ko na lang yung rates dito, hindi ko matandaan eh. Hindi naman kami mag-10 teaching. Sabi nila, kung gusto nila, gusto namin, i-renta na rin namin yung, yan, yung cottage sa likod. Which is okay rin. Diyan kami nagpahinga kanina. Kaya diyan kami nagpahinga. Diyan kami nag-set up ng mga ano, diyan kami kumain. Yan, hanggang sa lubog ng araw. Ngayon nga lang kami nag-set up ng tente. Kasi gusto rin namin siyempre makatulog ng maayos, ng private, ng mahimbing. Tama sila kuya, kaso yun nga lang talaga. Unfortunately, walang rules na nagbabawal ang video okay. Yung, or yung loud music up to a certain time. Ngayon, given time. Sayang nga, sana man lang may quiet time talaga ng 10 o'clock, ganyan. Magpaparent sila ng mga video okay. Okay lang naman yun. Ano, mabait naman talaga sila kuya. May mga tindahan naman dito. Pero it's just that, yun. Buong araw akong, actually naka-idlip naman ako din ng hapon kasi lamig ng hangin. Pero yun nga lang, buong araw akong napurga dun sa video okay dito. Pero kaya ako nagpunta dito kasi gusto kong mag-muni-muni. Mag-isip-isip tungkol sa buhay. Tapos marinig mo lang yung alon. Sayang di ko marinig yung alon kanina. Hanggang ngayon kasi may mga music pa eh. Achievement pa for me. Tsaka dito rin, achievement rin to, nakapunta ako dito. And appreciate ko naman, yun lang talaga yung sablay sa akin, yung walang sawa, yung only video okay ng mga ibang nag-stay dito. Yun yung isa rin maganda dito, hindi malayo yung parking ng motor. So, hindi ka mag-aalala na kamusta na kaya yung motor ko. Siyempre, alam naman natin yung mga motor natin eh, mahalaga sa atin. So, isa rin maganda dito yung pinapayagan nila. Pero kung kayo yung mga type na mahilig mag-video okay, pwede rin kayo mag-rent ng video okay dito. Hindi ko rin alam eh. Alamin ko mamaya yung mga rates. I'm just happy sa mga nangyayari sa araw na to. I'm thankful. Ito, may pagkain kami. May magandang view. May magandang nature. Sariwang hangin. Panalo yung hangin dito, promise. Ayusin ko muna yung loob ng tent ko para ma-invite ko kayo sa loob para samahan nyo ako matulog. Alright, nakaset na ako dito. Sarap na ako ng tent. Medyo mina yung hangin. Medyo mainit. Pero okay lang. Electric pa naman. And magsak na yung adrenaline ko. So muna kagabi pa kasi ako ng dudog. So ngayon antok na rin ako. Sa pagod sa biyahe, sa buong araw dito. Nakaidlip lang ako kanina ng ano eh. 30 minutes yata. Mga 5 o'clock. Ayan. So sip na tayo. Sumahan niyo ako matulog. Tulog na tayo. Morning, ingay dito. Hindi maganda talaga dito. Papamura pa ako. Good morning. Gising lang. Sa is. Gising na ako kanina alas 5 kaso. Ingay kasi. Mga narinig pa naman akong ibon kanina kaso mas maingay itong mga nasa tabi namin. Kaya ito na lang.
sa mga ganito, practice mo na lang talaga yung ano eh. Pasensya mo. Alas yun eh. Ingay. Mating yata ng madaling araw to mga to. Ingay. Anyways, continue today. Enjoy. Good morning. Alam mga brad, maalas tayo ngayon. Kung di natigil yung ano natin ah. Bukod sa ingay kagabi. Doble ingay ngayon. Ay. Siguro nasa maling ano lang talaga. Maling lugar. Anyways, wala. Ganun talaga. Pasensya mo na lang talaga. Abaala lang ang pasensya. Ano na kita ganitong kapsit? Sige yun. Sheesh! Alright, pauwi na kami. One last look sa dagat. So hit me up, you know it's all I'm waiting for. Thank you sa Kalatagan. And wala kang ginagawa, punta kayo. Low tide na ulit eh. Ganda ng dagat. Babay dagat. Thank you. Tatapusin ko tong vlog na to sa pamamagitan ng pag-iwan sa inyo ng mahalagang message on how to handle anger and disappointments. Just need to quick to hear, makinig ng mabuti sa rason, gamitin ng talas ng pag-iisip at ng pandinig. You need to be slow to speak, dahan-dahan sa pananalita at pagpadala sa emosyon mo, and slow to anger. Huwag na huwag magpapadala sa damdamin, laging gamitin ang isip. Remember, when emotions are high, intelligence is poor. At may mga salita tayong pwedeng pitawan na hindi natin makabawi. Kaya yan ay lagi nating tatandaan, kapatid. Again, this is Scooby Vlogs, camping out, and peace.